Good morning guys, welcome back to my channel. Dito po tayo sa farm and mag-update lang po tayo sa ating farm, sa mga taga-subaybay po natin. Shoutout po sa inyong lahat, maraming salamat sa panonood at sa mga bago subscribers na interesado sa farming, sa pagtatanim. Nawa po ay may mga natututunan kayo sa mga video na ating ina-upload. At by experience lang po ang ating binibidyo dito, and sometimes din po pala meron din kaming binibidyo na based on research, ano po. At ito po, lilibot muli tayo sa ating nirerentahang farm na 1 hectare. Pansin nyo po, yung mga nakaraang vlog natin ay masukal or madamo ang ating mga halamanan. At ngayon, nagpa grass cutter po tayo. Yan, sa ngayon ay patapos na po. Halos ito na lang may kanal ang ating pinapagrass cutteran. At ito po, yan, halos tapos na dito. Ayan, yung mga okra na nasa bote ay namumunga na po. Kahit paano, may nakukuha na pang saing na pansapaw sa sinaing, at yun ay inulam namin kanina. Ano po? And yun, sa bahay. JR, kaway-kaway mo na, JR! Ayan. Kaway-kaway. So yan. Then pumunta po tayo dito. Hindi na ako nakapagpalit ng sando. Medyo mainit na, alas. Mag-alas 9 na po. So bali, ito po yung ating pinagawa muna ng nursery. Yan, mamaya po ay tayo ay magkakalsyum ng ating seedling na papaya. And yun po yung ating mga chili na pinunla, napahabol. And unfortunately, marami na naman hindi sumibol po. So mamaya po, calcium nitrate natin itong Red Lady. Red Royal ng East West Seed na papaya. At ito po, hindi ko po alam kung anong variety. Binili lang ni Missy sa online. Pero okay naman siya. So mamaya po, gagawa ko rin po ng video kung paano kami mag calcium nitrate sa ating papaya. Ano po, mga pansidling. So yan po, punta tayo sa silihan. At ito mga po pala ang ating mga papaya ay namumunga na. Yan. Kapansin nyo, may mga bulaklak na at may mga buko na. Nakatuwa, praise God. So, yan po. Meron ng mga buko. Yan. Sa gitna ng mga pagsubok na dinaanan, magyundulina, maraming namatay na papaya, subalit, mabuti ang Diyos dahil mas marami pa po ang nabuhay para sa namatay. So yan po, mga namumunga na, and hopefully by God's grace ay makaharvest tayo by December or January. Hari na wapot, hindi tayo daanan ng bagyo sa mga darating na buwan. So yan po yung ating mga papaya. Ito naman po yung ating irrigation. Yan. So nung dumating po tayo dito ay meron ng hukay, kaya medyo malaki din yung ating natipid. Dahil kung magpapahukay ka nito, mahina na ang 50k. So ito po, hindi ko na lang, baka mahulog ang cellphone, malalim. So yan, siguro nasa 10 metro ang lalim nito. Punta tayo dito sa ating mga sili na medyo napabayaan din natin nga. So yan, ito po yung ating papayahan. Sa mga hindi pa nakapanood sa ating mga dating vlog, nung bagyong Julina ay maraming namatay na papaya dito. So mapansin nyo po itong linya na to, saka yung
isang linya na yon. 17 po dapat yan. Pero doon sa linya na yon, isa na lang yung natira. So yun na lang pong isa na yon. Ano ba? Yun. Isa na yon. Tapos dito sa linya na to, tatlo lang yung natira. Tapos bawat linya, mayroong mga namatay. Gaya nito. O, nawala dito. Sa kabila, dalawa na agad yun. Kaya madami, kaya nagpasunod ulit tayo ng punla para panghulip dito. And yan yung mga sili natin. Praise God, dahil marami naman yung magaganda. And eto, may mga sakit din, nagkakulot. Pero gumagamit na tayo ng pang-spray. So, nag-spray tayo ng organic at saka synthetic. Sa synthetic po, ang gamit namin ay Agrimec. Sa organic naman ay Grand Humus Plus. Yan po. And ito, sabi pa nung isa kong technician na napagtanungan, ay epekto rin daw nung ashfall. Nag-ashfall pala, hindi namin napansin. So mapansin nyo po, sunog na sunog. So yan po ating ginagawa ng remedyo, ng solusyon. Kaya patuloy tayo nag-spray ng mga organic. So ito po, ayan, papaya uli. Ayan, dito naman. Praise God, ang daming nabuhay na papaya. Ayan po, bali ngayon pinapatalian natin yung mga sili. Ito po ay Kaneko Seeds Smooth Cayenne. Andito po si ating mga kasama sa farm. Si Imbet at si Kenneth. Oh, kamay ka. Kamay ka. Hindi ko makita. Dito ba ka? Asan ka? Yan, yan, nakita na. Oh, kamay, kamay mo na. Hello, guys. Shout out sa mga driver, sabi ni JR. So, yun po ang buhay natin sa farm. Talagang kahit medyo mainit, wala talagang ganito eh. Ang anlong na lamang pag ano, papaya, pagkalilong, sa lilong. Tapos punta ko po tayo ngayon sa ating upuhan. Yan. Yan, bali ito namang mga pasunod din nating tanim na asili. Yan, awa ng Diyos ay marami nang nabuhay din. Although marami rin hindi tumuloy. Kaya nito saka doon. So yan, marami na hindi tumutuloy, pero mas marami naman yung nabuhay. Tapos dito po tayo sa ating upuhan. Yan. So, nagpapapruning po tayo ngayon. Bali dati yung pagpapapruning natin ay tinatanggalan lang ng dahon na tuyo or malapit na matuyo. Pero napansin ko na pagkakadalawang araw ay halos puno na uli. At mapalad tayo dahil nung bumisita dito si Gwedon eh, ay tinuro sa atin yung tamang pagpupruning. At yun nga ay yung pagtanggal sa mga sanga na wala nang kwenta, gaya nito. Yan, mga nakasanga na halos ay wala naman ng pakinabang. Kaya kung dahon lang ang ating tatanggalin, so kumbaga itong sanga na to, merong mga green, sobrang green pa na dahon, pero kumbaga umaagaw na lang siya ng nutrients at wala nang kwenta rin yung sanga na yon. Kaya dapat tanggalin na. Sa mga nag-uupo, ito po yung aming naging experience dito sa pagtatanim ng upo. Pero praise God, dahil hindi pa naman tayo nababa sa actually 250 ang naging pinakamababa nating harvest. Buhat nung nag-peak, nung nag-peak tayo sa ating harvest from 630 na piraso, then sumunod na harvest ay 520, then naging 300, tapos 320, tapos balik ulit tayo sa 430. Every other day po yun. Tapos ang presyuhan ay
average ng siguro 14 pesos. Actually, yung palang highest nitong mga nakaraang linggo na 14 pesos. Pero maraming nung mga nagdaan pa po ay nasa 8 kalimitan ang ating presyo. Pero hindi pa naman tayo talo sa 8. Magandang presyo pa rin kung tutusin. Pero syempre, mas maganda kung mas mataas. At yun nga ay nasa 14. Actually, nung kauna-una ang harvest, 27 isa. Tapos nag-20. Tapos bumagsak sa 8. And yun, unti-unti lang tumaas at hanggang ngayon nasa 14 pa rin. So ito po, napansin ko na yung biglang pagbaba ng bilang ng bunga, ang isa sa dahilan ay halos isang linggo or mahigit na araw-araw umuulan. So number one pong kalaban niya ng ating mga halaman, lalo na kung hindi nakatama, hindi nakaangat, kasi malulunod yung ating ugat. So yun po, kaya namamatay, humihina ang performance. And yun, marami ding mga buko ang hindi tumuloy dahil nga sa kakaulan. Kaya ang ginawa natin ay nag-pruning na tayo ng sagad. So ito halos ay tapos na. Pero siyempre marami pa rin naiiwanan. So gaya nito, nakalawit na to, ay hinila ko lang to na dahil naiwan. So papadaanan uli natin ng isang daan pa para kumbaga ay i-polyfurnish yung pagka-pruning. Dahil bukas po mag-ano ulit tayo, magpapa-spray ng synthetic na foliar. So ang gamit po natin sa synthetic na foliar dito po ay Grow More at saka yung Sayara na Bortrack. And sa organic naman po, kahapon ay nagpa-spray tayo ng Grandiumus Plus dito sa lupa. And susubukan din natin na magpa-spray na pang-foliar naman. So yan po, gagawa din po tayo ng vlog kung paano gamitin yung Grandiumus Plus dito sa mga halaman. So yan po, bali bukas may harvest na ulit tayo. Kahapon nag-harvest, naka 430 na piraso. And bukas siguro, hindi ko alam kung mga kailan pa to. So po konti. And dito naman po tayo sa silihan. Dito na po tayo sa dulong silangan ng ating farm. At ito po, yung likod ay papayahan pa rin, gilid siya ng upuhan. Tapos ito yung ating dating sitawan. Tinamna natin dati na sitaw. Tapos nung matapos ay ito na ang ginawa natin. Nagpatanim tayo ng sili. At kung mapansin nyo, meron tayong balag na pwede siyang ibaba. Pagka bumabagyo o malasang hangin, pwede siyang maibaba. Dahil mga hindi ito nakabaon sa lupa. Ito po. Matikas lang ang pagkatukod. Pero hindi po siya nakabaon sa lupa. So gaya po nitong mga to, hindi siya nakabaon sa lupa. Tukod lang. Kaya pwede mo siyang maibaba pag malakas ang hangin ng bagyo. Dito subukan natin yung isang gilid kung kaya natin maiangat para lang makita ninyo na hindi ito nakabaon. Medyo. So ito po, isang gilid yan. Ayan, ito po, oh. Ayan. Ito po yung gilid, yan. Lahat po ay ganitong style. Nagulit lang, oh, at ating ibabalik. So, ganun lang po. Pwede siyang maibaba pagka malakas ang hangin. Tapos, ito pa rin po kasamahan ng ating mga tinanim na sili, smooth cayin ng Kaneko Seeds. Ito po, nag-tapping. Kaya kung mapapansin nyo, marami siya sanga. Ayan po. So, yung tapping po na sinasabi, yung puputulan mo lang yung pinaka-ibabaw. So, gaya po nito, halimbawa ito.
tatanggalin lang po natin yung ibabaw. Bibilang lang po tayo ng 800 sa baba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, lampas na po siya ng 8. So, minimum 8 po. Tapos, tatanggalin mo lang siya. Ayan po. And, nagpatanim na rin tayo ng ampalaya. Ito. Actually, ito dapat sili to. Kaya lang, namatay na yung sili na nakatanim dito. At itong ampalaya na ito ay labis dun sa ating pinaka original plan na every 4 na sili ay may ampalaya. So dito po, ayan. Pansin nyo, may ampalaya dito. Tapos 1, 2, 3, 4. So, ampalaya uli. 1, 2, 3, 4, ampalaya. Tapos, liligtan po tayo ng isang tudling. Tudling nga ba yung tawag doon? Ito, sili ito pareho. Tapos ito, isang linya lang na merong every 4 ay merong ampalaya or nasa 2.5 to 3 meters ang pagitan. Tapos yan po, sili uli, ampalaya na may sili, sili, ampalaya na may sili. So ganun lang po. Tapos yung nasa dulo, yun yung mga upo na lumabis nung tayo ay nagpunla. So ito po, kagagrass cutter lang din. Nung isang araw ay talagang madamong madamo pa. Pagkatapos natin mapag-grass cutteran ay ating pinatanggalan din ng damo. So ito po, medyo malaki na. Tapping din. Para mas madaming isanga, mas madaming ibunga. So yan po. Ganda lang tingnan ng ating papayahan dahil malinis na ang ilalim. Ito naman po yung ating mga lumabis na bunla nung tayo nagbunla. Nasa siguro nasa 120 to 130 na puno ito. At itong nakaraan kahapon, napitasan ito ng 120 na piraso na upo sa 14 per piece. Ayan po. Wala na muna. Parang wala na eh. Pruning na lang uli. Ha? Salamat. Oo nga. Hindi ko lang nabanggit nga sa iyo. Oo. Ayan. Punta na tayo sa bahay uli. At natapos na rin yung pagpapag-grass cutter natin sa buong farm. Mapansin nyo po, ang tanim namin ay integrated, iba't iba. Papaya, upo, sili, melon. So, pero talaga main crop po namin dito ay papaya at sili. So itong upo ay siyempre palitan to pagka na natapos. So plano namin na ampalaya siguro dito or baka upo uli. Okay lang din naman. Kasi gumagamit na tayo ng mga organic. To be specific, Grandiomus Plus po. So kung interesado po kayo sa paggamit o gumamit din ng Grandiomus Plus, pwede nyo po aming kontakin sa aming Facebook page or sa number. So nandyan lang po sa video or nasa screen at saka nasa description below. Ano po? So gaya po nung kahapon, nung isang araw, sa isa kong video, kung napanood nyo, nagpa-abono ako na may kasamang Grandiomus Plus sa ating abono para po makat natin yung abono ng 50%. So yun po, at dito naman tayo sa ating mga melon, Sweet Harmony F1 by East West Seeds naman po ito. And ito po, nagpagawa tayo ng trellis na A-type. So gagawan ko rin po ng video yung kung paano namin ginawa tong trellis na to.
Pero kung mapansin nyo naman, simpleng-simple lang. Yan. Tapos yung ating melon ay nasa 2 weeks old na. At yung iba, nasa 1 week old kasi nga yung iba ay hindi naman sabay-sabay na sumibol. Tapos itong ating mga okra, yan, mapansin nyo. Tumubunga na. Yan. Kumbaga, dati ay halos lagi kami bumibili sa palengke ng 2 or 3 big case na bawat big case ay 10 piso, so ibig sabihin 30 pesos yun. Bawat big case siguro nasa 5 hanggang 10 piraso ang isang big case sa lastiko. At ngayon po ay meron na tayong sariling tanim na panggamit dito sa bahay, pangkain. And at the same time, dito lang di sa farm. So nabawasan na tayo ng gastos para sa pagbili ng okra. So yan po. At praise God dahil magaganda yung ating halaman dahil sa ating pag-aalaga na rin. Siyempre, una ay awa ng Diyos. At siyempre, samahan din natin ng ating gawa, research kung paano alagaan ng ayos. At sa mga groups nating nasa diyan sa Facebook na nagtuturo sa atin sa mga dahil tayo nga ay baguhan na farmer. So dating OFW na sumubok na mag-farming dito sa Pilipinas kahit sa gitna ng pandemic. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, sa inyong panonood sa ating channel, sa aming journey, aming mag-asawa dito sa farm. Maraming salamat po. God bless po at ingat po tayong lahat. Ingat!